si DICT Undersecretary Jeffrey E.N.D. Magandang hapon po, Yusek. Magandang hapon. Yes, Yusek. Magandang hapon sa PTV 4. Yes po. Ano po yung masasabi ng DICT sa kumakalat na fake video ngayon? At ano nga ba yung hakbang ng DICT dito? So let's first state the obvious, no? This is a fake video. Mapapansin nyo, iba yung lighting conditions pagdating dito sa mukha, sa part na ito. Hindi siya consistent, pero yung the rest is a little bit darker. Pag zinoom mo siya, meron siyang a lot of inconsistent colors and pixelations. And DICT has tools din naman to detect if these are fake news. We can say for certainty that this is really fake. In fact, we tried putting a different face just to check if it is consistent with our theory na fake, no? At napapansin namin, naging nga namin yung mukha ni Pope Francis. Very consistent siya na this area here was actually just parang edited and pasted. And we did it only for 10 minutes. Kung gusto niyo i-demo, pwede pa namin i-demo. No? So this is really fake. That's the first part. Yung part na sinasabi mo, ano tinatanong namin, we are already communicating with Facebook kung saan ito nanggaling, and they are now reviewing so that they can take down these fake postings. We already talked to YouTube kasi may ka-counting mga lumabas sa YouTube, and they're taking it down right now. We also talked to TikTok about this, and we're consistently discussing with them kung anong dapat gawin. And also, we would like to remind everyone that this is, alam niyo, posting this, can be by itself illegal, ano? It is punishable by Republic Act 10175 because you're willingly trying to spread false utterances or just to say, no, misleading information already. Mm-hmm. So yan po yung mga hakbang na ginagawa natin, at tayo naman ang kailangan natin makipag-ugnayan syempre sa ating law enforcement agencies, NBI, PNP, and we'll provide them all the technical information that we have. Mag-ingat po yung publiko sa mga ganito. Alam nyo, meron naman mga tools sa online para ma-check ninyo kung this is fake or not. For example, i-search nyo lang po one word, fake image. Tapos kunin nyo yung picture na nakikita ninyo sa video na ito. Ilagay nyo doon. Lalabas naman eh. Sasabihin nyo na this is edited. Yusek, nabanggit niyo na po yung liability ng mga nagpapakalat nitong fake news. Pero ano po yung parusa doon sa mismong nasa likod o yung gumawa nitong fake video na ito? Same. Pareho yung parusa, no, under Republic Act 10175. Yung gumawa at saka yung nagpapakalat din. Siyempre, ang kailangan nating targetin yung gumawa. Ano ba ang nangyari doon? Ngayon, So it's same. Naalala mo mga two months ago, meron ding kinopya yung boses ni Presidente, tapos nagbigay siya ng order sa West Philippine Sea, and then it turns out fake. This is very similar to this one, no? So in that particular case, nag-file din sila ng kaso regarding that. Mm-mm. Yusek, at dahil limited ang ating oras, ano po yung inyong mensahe sa publiko? Marami pong lumalabas na mga fake videos. Napakadami po. May mga media personalities na kunyari nagbebenta ng rosaryo, merong nagbebenta nga ng para sa lalaki na mga pills, ano, or whatever, parang vitamins. So, ano po, maging mapagmatsyag po tayo sa ating mga paligid at tingnan po natin yung katotohanan sa likod ng mga nagpapakalat na ito. Very, very, very scrupulous. Like I said, these tools are, although we have more professional tools, but these tools are readily available online. You can check it using online tools kung para malaman ninyo na this is really fake. Huwag po tayong maniniwala sa mga ganitong, I think this is bordering a destabilization plot. Kasi after they saw the video, they're asking for the resignation of the president. So I think this is a destabilization path, and that we should not believe this. Yung mga nanggugulong ito, and they're trying to confuse us. Okay, maraming salamat po sa inyong oras, DICT Undersecretary E.N.T.